ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nakapagpalaya si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao, pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Belzebul na pinuno ng mga demonyo. Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya sa kanila, mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigibaroon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Hindi nga ba't sinasabi niyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Belzebul? Kung sa pamamagitan ni Belzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung sandatahang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Pero kung salakayin niya ang mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipapamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi natitipong kasama ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa pag-ikot ni Jesus sa pagtupad ng kanyang misyon, nagtaboy siya ng masamang espiritu, ngunit patuloy na humihingi ang mga tao ng palatandaan mula sa langit. Ang mga nakakita sa kanya nang itaboy niya ang demonyo mula sa isang pipi ay patuloy na hindi naniniwala kay Jesus. Pinasaringan nila ang pagkatao ni Jesus at hinamak ang dangal niya bilang manggagamot at tagataboy ng demonyo. Inakusahan nila si Jesus na nakikipagsabwatan kay Belzebul, ang prinsipe ng kadiliman. Nagpalaya si Jesus ng demonyo at dahil dito, muling nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao. Pagkatapos nito dumating ang demonyo ng kawalang tiwala at nagsabog ng pagdududa ang mga makakating dila. Sa halip na magpahalaga at magpasalamat sa pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa pipi, siniraan si Jesus ng mga naiinggit sa kanya at nagpakalat ng mga maling hinala at malisyosong akusasyon laban sa kanya. Sinagot ni Jesus ang baluktot na paratang na siya'y nakikipagsabwatan kay Belzebul. Paano mangyayari iyon? Gayong itinaboy nga ni Jesus ang demonyo na umaalipin sa pipi. Ang pagtataboy sa demonyo o masamang espiritu ay hindi ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay palatandaan lamang kung sino si Jesus at kung ano ang ginagawa niya para sa tao. Dulot niya palagi para sa atin ay ang higit na mabuti at makahulugang buhay. Pagsasagawa. Hindi sapat na itinaboy ni Jesus ang kasalanan o ang masama mula sa atin. Hangarin natin na manatili tayo lagi sa piling ng Diyos.